Pelicans got to the free throw line, rebounded well, played with a lot of physicality and aggression, and pushed the number one seed inside. It goes to and worked on Powell, snuck inside, slices for two, and a foul call. Nakatakdang magsimula ang NBA preseason para sa Phoenix Suns at marami pang ibang koponan. Sa panahong ito, may pagkakataon ng ilang team na maglakbay sa iba't ibang bansa at magpakita ng palabas para sa mga internasyonal na tagahanga. Habang nangyayari iyon, ang ibang mga squad ay maaaring manatili sa US at komportableng maglaro sa kanilang mga home court. Ngunit upang pagandahin ang mga bagay-bagay, iniimbitahan ng liga ang mga koponan mula sa iba pang mga pambansang liga ng basketball na lumahok sa isang exhibition game. Ngayong taon, i-host ng Suns ang Adelaide 36ers sa Footprint Center sa 2 ng Oktubre para simulan ang kanilang preseason. Para sa mga hindi pamilyar, ang 36ers ay isang koponan sa Australian Basketball League, ang National Basketball League, NBL. Ang 36ers ay ang dating koponan ng promising young star ng Oklahoma City Thunder na si Josh Giddey. Ang listahan ng 36ers ay hindi ipinagmamalaki ang anumang natitirang talento sa ngayon. Gayunpaman, mayroong isang pag-asa na maaaring mahuli ang mga mata ng ilang NBA scouts. Ang 7'2 Filipino center na si Kai Soto ay bumalik para sa isa pang season kasama ang Adelaide. Idineklara ni Soto para sa draft noong huling bahagi ng Abril taong 2022. Sa draft workouts, nagsagawa siya ng mga ehersisyo kasama ang ilang mga koponan at sa buong proseso, ang kanyang dating ahente na si Joel Bell ay nahype ang posibilidad ng young big man na madraft. Ngunit si Kai Soto ay hindi napili noong Hunyo at walang pagpipilian kundi ang bumalik sa 36ers para sa isa pang season. Ang preseason opener ng Phoenix Suns ay mag-aalok sa mga tagahanga ng NBA ng kanilang unang pagtingin sa prospect na si Kai Soto. Sa kabila nito, may pag-asa pa rin para kay Soto na makamit ang kanyang mga pangarap sa NBA. Magiging exhibition game lang ang laban ng 36ers laban sa Suns, ngunit gayunpaman, isa pang pagkakataon para sa Filipino prospect na ipakita sa mas malaking audience kung ano ang maialok niya sa court. Sa kanyang unang taon sa Australian team, si Soto ay nag-average lamang ng 7.5 points at 4.5 rebounds sa 50% mula sa field at 38% mula sa 3-point range. Hindi ito kahanga-hanga gaya ng mga istatistika ng ilang inaasam-asam, ngunit ipinapakita nito kung gaano kahusay ang malaking tao. Isang alalahanin na maaaring makahadlang sa lahat ng ito na mangyari ay ang oras ng paglalaro ni Soto. Sa kanyang unang season sa koponan, nag-average lang siya ng 15 minuto sa buong season. Ipinapalagay ko na ang karamihan sa kanyang mga minuto ay nagmula sa mga huling sandali ng mga laro ng blowout. Kung magpa siya ang coach na paglaruin ang 2022 NBL Fans MVP, maaaring makita ng mga scout ang kanyang katalinuhan sa court at pag-isipang pirmahan siya. Sa pangkalahatan, kailangang gawin ni Soto ang kanyang pinakamahusay sa kanilang laro laban sa dambuhalang center na si DeAndre Ayton ng Phoenix Suns at mabibilis na mga guards nito na sina Devin Booker at all-time great na si Chris Paul. Maaaring ito na ang kanyang tiket para matupad ang kanyang pangarap sa NBA. Sana paglaruin siya ng coach ng mahigit 15 minuto sa kanilang laro para mabigyan si Soto ng karanasan sa buhay. Sa ganitong paraan, makakamit niya ang kanyang Kaiju moniker. Soto slips the screen, gets inside, and hammers it home. YouTube would be going crazy right now.